sinibuyas. Lagay ko na ang luya, di ba? Ayan. Takot ko lang natin. Mabango pala yung luyang dilaw pag ginisa. Hindi ko rin talaga alam kung ano ginagawa ko dito. First time ko magluluto nito. Igisa muna natin mabuti. Sige, siguro lalagyan ko na ng paminta, bechin, at saka patis. Kung ano man ang gusto nyo. Bala ka sa buhay nyo, malaki na kayo. Hindi ko nga rin alam kung ano ginagawa ko dito. Muna ng bechin, paminta. Tatakpan muna natin para masangkot siyang mabuti. Nasangkot siya na natin mabuti. Nilagay ko na yung pangalawang gata. Hintayin natin kumulo. Tapos lalagay natin yung tanglad. Kumulo, nalagay na natin ang tanglad. Yan, nilagyan ko kutsara para mabilis lumambot kasi medyo matigas din. Pero may future naman ang lumambot na medyo tuyo na. Yung pangalawang gata, lalagay na natin yung kakang gata. Yan, nilagay ko na yung kakang gata at saka yung sili. Hintayin lang natin lumapot. Malambot na siya eh. After hindi naman masyadong 10,000 years. Ating ginata ang pato, bibe na may luyang dilaw at tanglad. Masarap na daw, sabi ni tita. Yeah! Ayan na ang ating ginataang bibe na may luyang dilaw at tanglad. Di ko na pinatuyo masyado kasi masarap naman may sabaw.